So, ang pag-aaralan nga po natin for today is love in action. So, dapat ina-apply na ating buhay. Amen. Love in action. So, yun nga po dahil February nga po, buwan ng pag-ibig itong February. Ngunit sa ating mga believers nga po is every day and every month is kailangan po natin na magmahalan. Amen. And yung konting recap lang po yung last week na topic po natin. Hallelujah. Christ-centered marriage nga po about sa husband and wife. So, ko lang po ulit i-summary ko po, i-recap ko lang po yung last topic natin last week po. So, yung mga po sa Book of Ephesians, chapter 5, verses 22 to 33. Yun nga po yung roles ng husband and wife nga po as Christians nga po. So, ang first role nga po nung wife is, nabanggit po doon is, submit to your husband as to the Lord. Because the husband is the head of the wife, also Christ is the head of the church. He himself being the savior of the body. So yun po yung first role ng wives na submit to husband. So kagaya na nga lang po ng pagsasubmit ng mga wives sa ating Panginoong Jesus is ganun din po ang pagsubmit nila sa kanilang mga husband. Dahil ang husband nga po is the head of the wife. Kagaya na nga lang po ng ating Panginoong Jesus as the head of the church. And yung second role nga po ng wife is respect their husband. So may mga pointers nga po akong ibinahagi nga po last week on how to show respect to your husband. So yun nga po, it should be start from the heart. It should be genuine. It should be expressed. It should be evident. It should be consistent. So yun po yung mga roles ng wife na nabanggit nga po doon sa Book of Ephesians. Yung submit to your husband and respect your husband. And yung role naman po ng mga husband is yung first role nga po, a husband is the head of the wife. So yun, kagaya nga po ng ating Panginoong Jesus as the head of the church, ganun din po ang mga husband as the head of the wife. But it doesn't mean na we will dominate o mangingibabaw ang pagkalalaki natin dahil tayo yung head. So it means na we need to cherish and love our wife kagaya na lamang ng ating Panginoong Jesus sa kanyang church. Kaya ginawa niya po tayong head of the wife. So second po is a husband must love his wife sacrificially. So it means po na ang role po nating mga husband is mahalin natin ang ating mga asawa kagaya na lamang ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa kanyang church na binuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. So ganun din dapat yung pagmamahal natin sa ating wife. So sacrificial love po, agape love. So third role po is a husband must love his wife as he loves their own body. So it means po na kung paano natin inaalagaan at minamahal ang ating sarili is ganun din po natin ituturing ang ating mga wife na aalagaan po natin at mahalin po natin as our own body nga po. So amen. So ang conclusion nga po nung pinag-aralan natin last week is wives are to submit to their husband and respect them. Husband are to love their wives in Christ-like sacrificial and humble way. Amen. So yun po yung pinag-aralan po natin last week. And today naman po, ang pag-aaralan po natin is about love in action nga po. So about po sa ating kapwa naman, sa mga kapatiran at sa pananampalataya at sa ating enemies, ang pag-aaralan naman po natin today. Kung paano natin i-apply itong love na ito, pati sa ating mga enemies, so sa ating kapwa at sa ating mga kapatiran. So ang scriptural passage naman po natin is matatagpuan po sa Book of Romans
sa chapter 12 po, verses 19 to 20. So ang sabi po diyan, basahin ko po. Verse 9, don't just pretend to love others. So napakalinaw po. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord and enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Verse 14 po, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Verse 18, do all that you can live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. So, yan po yung ating scriptural passage. So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo. Humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon. So, let us pray po. Our Father in heaven, we praise you. We glorify your name. Lord, muli, maraming salamat nga po muli sa araw na ito, Lord God, na Lord, dinako nyo nga po muli kami, O Lord God, sa Zoom meeting na ito upang kami nga po ay manalangin, O Lord, at pag-aralan nga po ang inyong mga salita, O Lord God. Lord, humihiling nga po kami ng karunungan, O Father God, upang maintindihan nga po namin, O Lord, ang aming pag-aaralan nga po, O Lord God, na Lord, mas maging madali nga po sa amin na maintindihan ito, Lord. And Lord, patuloy nyo nga pong palaguin ang aming spiritual, O Lord God. At Lord, palaguin nga po rin ang aming relasyon nga po sa inyo, Lord. Maraming salamat nga po and gabayan nga po kami, O Lord, ng banal na espiritu habang kami nga po ay nakikinig at nag-aaral nga po ng inyong mga salita, O Lord. Maraming salamat nga po. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. So, yun po. Yun nga po, ang ating pong title nga po is Love in Action. So, Love in Action nga po sa ating mga kapwa, sa ating kapatiran. So, nabanggit nga po dyan. Love each other and then yung God's people and then yun sa ating enemies nga po. So yan po yung mga points nga po natin na pag-aaralan for today nga po. Then ituturo nga po sa atin itong passage na ito kung paano natin i-apply or demonstrate ang ating love towards sa kapwa natin, sa ating enemy. So sinulat nga po ito ni Apostle Paul para sa Church ng Romans at para din po sa ating believers. So yun nga po, kasama nga po sa buhay ng isang Kristiyano ang magkaroon ng enemies. But it doesn't mean na ito yung inaway natin o inaaway natin. May tinatawag pong mga unbelievers o mga antichrist na
nagpe-persecute sa ating mga Christian. So kaya ituturo po sa atin ng passage na ito ngayong araw kung ano nga ba ang magiging response natin dito. So dako po tayo sa ating first point. So ang first point nga po, ang sabi nga po dyan is love each other. So sabi po sa verse 9 to 13, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. So yun nga po, itinuturo nga po sa atin dito na wag daw po tayo o hindi po tayo na nagpipretend na mahal daw po natin ang ating kapwa. O para kang hypocrite, kumbaga, na kapag kaharap mo ang kapag kaharap mo yung isang tao is mabait ka, pero kapag nakatalikod na siya is sinisiraan mo naman siya. So, wag po tayong magpipretend na kumbaga concerned tayo sa kanya, mahal natin siya, ngunit pag nakatalikod naman siya is kung ano-ano na yung sinasabi natin. So, dapat tayo ay really love them, sabi nga po dyan. And then, yun nga po, sinasabi din po dito na hate what is wrong at hold tightly or panghawakan nga daw po natin na mabuti kung ano ang mabuti. So sa madaling salita nga po dito natin ma-apply yung pagpe-present nga po ng ating body as a living sacrifice. Na we must hate kung ano yung mali. So hate what is wrong. Katulad na nga lang po nung lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes. So bagkus panghawakan nating mabuti kung ano yung good or yung nakakalugod sa ating Panginoon. Panghawakan nating mabuti yung Word of God. And sabi po dyan, love each other with genuine affection and take delight honoring each other. So, kung gaano nga po natin minamahal ang ng Panginoon ang mga tao, kapwa natin, ganun din po ang ating maging mindset. Para mas maging madali nga po natin may apply ito sa ating pamumuhay. So, di ba po, mas masarap mamuhay ng wala kang kagalit. So, mas masarap mamuhay ng kagalit at yung maayos ang pakikitungo sa iyo ng iyong kapwa. And then, sabi rin po dyan, never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. So, yun nga po, huwag po tayong susuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan nga po talaga makakaramdam tayo ng katamaran. So, minsan may isip natin na parang nag-aaksaya lang tayo ng oras sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ito yung mga gawa ng kaaway na pinapasok niya sa atin. So, the more na tinatamad tayo, the more na dapat tayong mag-attend. Kasi, yung word pala yun pala yung blessing ni Lord sa'yo, pero mas nanaig yung katamaran mo, na-miss mo yung blessing na dapat yung matatanggap mo sa ating Panginoon. So, yun po yung gawa ng kaaway na hinahadlang ang kanya nga pong maka-attend or makaano ka po sa ministry, maglingkod sa Panginoon. So, yun po yun, never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. So, wag po tayong panghihinaan ng loob or the more nga po na inaatake tayo ng katamaran is the more dapat tayo mag-attend. Kasi, yun po yung meron po tayong malalaman na blessing galing kay Lord at ayun po yung mamimiss natin at yun po yung gusto ng kaaway na mahadlangan niya Lord para sa iyo. So, itong encouragement nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 nga po na therefore, my dear brothers and sister, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, ito po yung pangahawakan natin. At magsisilbing encouragement nga po sa
tuwing nakakaramdam nga po tayo ng katamaran sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, lagi po natin tatandaan na our labor in the Lord is not in vain. So, hindi po ito mababaliwala lamang sa paningin ng ating Panginoon. And then, sabi po dyan, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying nga po. So, lagi daw po tayong magalak sa pasiguraduhan na pag-asa na meron tayo. And be patient in troubles nga po. Be patient nga po sa tuwing nakakaranas po tayo ng trial sa ating buhay. Dahil yun nga po, hindi po tayo exempted nga po sa mga trials na ito. At lagi po natin na sasamahan ng panalangin. So, lagi po tayong makipag-communicate sa ating Heavenly Father. Dahil siya lang po ang gabay at tulong natin in times of trouble nga po. Verse 13 nga po, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. So para po ito sa ating mga kapatiran sa pananampalataya, God's people. So o mga fellow believers nga po. So sa tuwing nangangailangan po ang ating kapatiran is we need to be ready po to help them, especially sa kanilang mga spiritual needs. So always eager to practice hospitality. So meaning po is mabilis po tayong i-approach o malapitan po. So dahil tayo po yung gagamitin ng Panginoon na daluyan ng kanyang tulong sa ating kapatiran. So dapat po is mabilis po tayong i-approach. So always eager to practice hospitality. So gagamitin ng ating Panginoon upang tulungan nga po ang ating mga kapatiran. Lalo-lalo na nga po sa kanilang spiritual needs nga po. And then, yung second point po natin is love your enemies. So, nabanggit ko nga po kanina, nakasama nga po sa buhay ng isang Kristiyano ang pagkakaroon ng enemies. But it doesn't mean na ito ay yung inaway natin, kaya naging enemy natin. So itong mga enemies nga po ito is yung mga unbelievers nga po or antichrist na nagpe-persecute nga po sa ating mga Kristiyano. So sabi po nga po dyan, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. So yun nga po, itinuturo nga po sa atin dito na i-bless pa natin at ipanalangin ang mga tao na nagpe-persecute sa atin. So parang napakahirap po nito, 'di ba? So ang natural na response nga po ng isang tao, 'di ba, is gumanti kapag may nagpe-persecute sa iyo. So ang natural na response nga po ng tao is gumante o i-curse ang tao na nagpapahirap sa kanya. So ngunit iba nga po yung way ng ating Panginoon. So upang ma-win nga natin yung soul ng isang tao is we need to respond in unbelievable way. So imbis na gumanti nga po tayo o sabihan natin sila ng di magagandang salita, so ang response nga po natin is i-bless nga po sila and pray for them that God will bless them nga po. At si Lord na nga po ang kikilo sa buhay nila. So, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. So, kaya po ba natin itong i-apply? So, kung isipin natin mahirap, di ba? Pag tayo sa atin na nangyari, di ba? So, sa grace ng Panginoon, dahil napag-aaralan na natin, may knowledge na tayo, so, mabilis na po sa atin ito na may apply sa ating buhay. So, i-apply na natin yung kabutihan ni Lord sa ating buhay at i-apply naman natin sa kanila. So, kaya magiging madali po ito para sa atin na i-apply nga po.
And verse 15 nga po, be happy with those who are happy and weep with those who weep. So yun nga po, makisaya tayo o magalak tayo sa katagumpayan ng ating kapwa at makisimpatya tayo sa ating kapwa kapag nakakaranas sila ng kapighatian. So parang mas madali nga po yung makisimpatya ka sa kapwa kapag nakakaranas sila ng kapighatian kaysa yung magalak ka sa katagumpayan ng iba. So parang mahirap po yun. So madalas umiiral nga po sa ating mga tao yung kainggitan kapag nga may nakikita tayo na mga nagtatagumpay sa buhay. So mas nangingibabaw yung inggit kesa maging masaya tayo para sa kanila. So ganun po yung response ng natural na tao na mas madali sa atin na makisimpatya kapag merong trahedya na nangyari sa isang tao. Pero yung makisaya ka sa katugumpayan nila, so parang mas nangingibabaw yung inggit sa ating puso. So ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon is dapat makisaya rin tayo sa katagumpayan nila. At hindi po dapat umiral yung inggit natin dahil iba po yung blessing nila at iba po yung blessing ni Lord para sa atin. So hindi po tayo pare-parehas. Kaya maging masaya po tayo para sa kapwa natin. Huwag po manginibabaw yung inggit sa ating mga puso na dahil sila is ganito na or na-bless sila, biglang gumanda yung buhay nila or yumaman sila. So hindi po doon ang sukatan ng sa pagyaman po. So hindi po doon ang sukatan ng ating Panginoon din po. So it's ano na lang po yung bonus kung talagang pagyayamanin ka ni Lord dito sa lupa. So bonus na lang po yun. Kung yun talaga yung blessing na nakalaan sa'yo is okay po yun kapag galing nga po kay Lord. So wag po mangingibabaw yung inggit natin kapag may nagtatagumpay na iba. So ang sabi po ng ating Panginoon dito is maging masaya tayo para sa kanila. And so yun nga po, tanging Panginoon nga lang po ang makakapagbago ng motibo ng ating mga puso. So magiging madali nga po sa atin na magalak sa katagumpayan ng iba kapag may Kristo na nga po sa ating puso. Amen. So, and then sabi po rito is, live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. And never pay back evil with more evil. Do things in such way that everyone can see you honorable. Do all that you can live in peace with everyone. So, mamuhay po tayo in harmony o matiwasay na may pagkakaisa at may kapayapaan sa bawat isa. So huwag po tayong magmamalaki daw po sa ating kapwa at isipin na alam na natin ang lahat. So dahil nanggaling ang lahat sa ating Panginoon. So huwag nating iisipin na mas mataas na tayo sa iba. So yun po yun. And don't think you know it all. So huwag po natin isipin na alam na natin ang lahat. So kailangan po is always be humble nga po kagaya ng ating Panginoong Jesus para magkaroon po tayo ng matiwasay at mapayapa na pakikisama sa ating kapwa. So mas nalulugod po ang mga tao sa humble kaysa sa mayabang na tao, di ba po? So marami kang kaibigan kapag maganda yung pakitungo mo sa kapwa mo. And then yung mga mayabang nga po is kakaunti nga po yung kanilang nagiging kasundo. So, and never pay back evil with more evil po. Meaning po is we must live righteously according po kung paano natin mapiplease nga po si God. So, ang piniplease po natin palagi is God po. Hindi so, tao. For sure nga po, it is pleasing to God po kapag namumuhay po tayo ng may katiwasayan at kapayapaan at pagkakaisa sa bawat isa.
So yun nga po yung nabanggit ni Auntie Lulo na si God po ang piniplis natin at hindi ang tao nga po. Uh-oh. And then ang sabi din po dyan, dear friends, never take revenge. So wag daw po tayong gumanti. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. So yun nga po, parang mahirap na naman po ulit to na huwag tayong gumanti daw. Huwag tayong gumanti sa ating kapwa. So kahit tayo na po yung sinaktan o inapi o ginulangan ng kapwa natin, isang paghihiganti o pagre-revenge is not our option. So hindi po natin option ang paghihiganti sa kapwa, kundi pagpapasa Diyos nga po natin ito. So ito po yung lagi natin re-remind sa ating mga sarili na yun nga po, nakasulat nga po sa scripture. So, for the scripture say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. So, si Lord na nga po, so, si Lord na nga po ang bahala. So, hayaan po natin si Lord ang kumilos. So, ngunit, huwag naman po natin ipanalangin kay Lord yung ikakasama naman ng ating kapwa. So, for example, biglang may mabilis na nag-overtake sa atin habang tayo ay matiwasay na nagda-drive. So, pinag-pray mo nga siya, kaso yung prayer mo naman is, Lord, sana ma-aksidente siya para mabigyan siya ng leg. So, hindi po dapat ganun. So, mag-pray po tayo para sa kapakanan ng bawat isa. Na Lord, ingatan mo po kami sa daan at lahat ng makakasabay po namin. So, ganun po yung ating prayer, na hindi po yung prayer na ikakapahamak po ng kapwa natin. So, yung prayer po natin is yung ikabubuti po natin at ikabubuti po ng kapwa natin. So, and then, yun nga po, sabi nga po dyan, kapag nagugutom ang iyong enemy is pakainin mo pa. So, if your enemies are hungry, feed them. So, kapag nauuhaw is painumin mo pa. So, meaning po, it is an illustration kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Na tayong mga tao na makasalanan, na nagkakasala sa Kanya is pinili niya po tayong iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. So, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. So, ganun din po yung illustration dito na if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. So, tayo pong mga makasalanan, katuloy na nagkakasala sa Panginoon is pinili niya pa nga po tayong iligtas sa tiyak na kapahamakan. So, binigyan niya pa nga po tayo ng tubig na hindi namamatay. So, living water. So, so binigyan nga po tayo ng buhay na walang hanggan, na hindi nauubos na water. So, ganun po kabuti ang Panginoon. So, ganun din po yung ipaparamdam natin sa ating kapwa na nagpe-persecute sa ating mga believers, na pakitaan mo pa siya ng mabuti para siya na yung magwa-wonder. Mapahiya. Opo, siya na po yung mag-iisip na kung anong meron sa buhay natin. So, inaway na kita. Ano, masama na yung ginawa ko sa'yo, pero bakit ganyan pa rin yung response mo sa akin? So, ganun sila, magwa-wonder sila or mag-iisip sila kung anong meron sa buhay natin. So, in that way, mabilis natin may introduce ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. So, always show love. So, love in action nga po. So, lagi nating isabuhay yung love ng ating Panginoon sa atin. So, yun nga po, love in action. So, sa conclusion nga po sa ating pinag-aralan, so, dito na po magtatapos ang ating pag-aaral. As conclusion nga po, as
believers of Christ, we ought to show love to each other and to our enemies. Amen. And sa challenge nga po and application nga po sa ating mga buhay is matatagpuan nga po sa Romans chapter 12 verse 9 na don't just pretend to love others, really love them. So yan po yung challenge. Yun nga po, mahalin po natin ang tunay ang ating kapwa. And sa Romans chapter 12 verse 21 nga po, do not overcome by evil, but overcome evil with good. So, po, wag po tayong magpapadaig sa masama, bagkus daigin natin ang mabuti, ang masama. So, huwag po tayong magpapadaig sa masama, bagkus daigin natin ng mabuti, ang masama. So, yun po, dito na nga po muli magtatapos ang ating aral. At kung may share nga po kayo or may daragdag sa ating pinag-aralan, so open na nga po ang ating group discussion. So, to God be the glory. Nung namatay si Jesus Christ, ano, sabi nila, sabi sa Bible, you killed the prince of peace and the author of love. Si Jesus Christ kasi yan eh. Yun ang talagang pinangaral niya nung siya nabubuhay pa. Ang kapayapaan at pag-ibig. Kaya sa kanyang two commandments, love, kanya kaagad eh. Love God above all. Love your neighbor as you love yourself. Yan, nakapaloob na ito eh. Itong pinag-aaralan natin eh. So love thy neighbor as you love yourself. Do you do that? As a human being, maybe 60 to 70%. No. Hindi mo pwedeng... kasi yeah, yung sinasabi dito sa pinag-aaralan natin is agape love. Only Jesus Christ, our Lord and Savior, can do that. Kaya yun ang pangaral sa atin ni Paul. Parang pinapangaral sa atin ni Paul ay karakter ni Jesus Christ. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Nga dapat din natin gawin sa ating kapwa. The agape love. Kasi perfect yung agape love eh. God's love yun eh. Pero sa ating tao, napakahirap. Paano mong mamahalin yung tao? How do you love a man or your enemy if it is if he or she is unlovable? Mahirap mahalin ang hindi kaibig-ibig. Di ba? Paano mong mamahalin yung... If you don't have Jesus in you... Yes, yes, but... So... Kasi nga, ayun nga, yung, anong tawag sa, ano, sa pag-ibig ng tao? Philea ba? Philea. Kasi yung agape love, the love of God eh. Yung pag-ibig sa tao is not perfect. Walang perfectong pag-ibig na manggagaling sa ating human being. Pero we can do, improve it o... mapapractice natin kung mahal natin ang Panginoong Hesukristo. Kasi sabi eh, sa Bible, how can you love your friends or your neighbors that you see? How can you how can you love God? That you don't see. How can you love God that you didn't see if you don't love your neighbors that you can see or mingled around, sabi ng Panginoon. Paano mong mamahalin ng Panginoon? Hindi mo alam mahalin ng iyong kapwa-tao. Yun. Yung kwan. Yun ang sinabi ng Panginoon sa atin. Paano mo akong mamahalin? Hindi mo ako nakikita. Talagang perfect love ang Panginoon eh, yung kanyang pagmamahal sa atin. Tayo, imperfect pa rin siguro, masasabi ko. Kasi nagagalit din, napakahirap mahalin ng hindi mo
hindi mo gusto eh. Yung bang you really hate yun, that person, no? Hindi, mamahalin mo. Sino ba yung tinutukoy mo? Pero, maaaring mapatawad natin, ganon. So, halimbawang nagkasala sa atin, pero yung mamahalin mo pa yung marami ng ginawang kalokohan sa'yo o ka hindi maganda, it depends upon the situation naman, ha? Hindi naman tayo si God, eh. Paano kung sabihin ni Lord na ano, gano'n, di ba? Sa ating mga tao, patuloy tayo nagkakasala kay Lord. Paano kung sabihin niya rin sa atin na gano'n, hindi kita, na hindi na kita mapapatawad, na hindi na kita kasi hindi. Iba, yung mapapatawad mo siya, pero mahirap na siyang mahalin. May lamat na eh. Oh no! No, Nestor! It's easy to forgive, but to love person who had done many bad things on you, eh, meron nang ibigin yun. Pero, Uncle, may ano ako dyan. Yung sinabi lang nung pastor, hindi naman according sa akin, ah, yung ano ko lang sa CCF, si Pastor Peter, sabi niya, ang totoo daw na forgiveness, kung nagbigay ka daw ng forgiveness, pero sinabi mo na, oh, na-forgive ko na yan, pero hindi ko na ako, ayoko na makisama sa kanya, ayoko na makipag-join sa, kung meron, kung kasama siya, hindi na ako makikijoin sa kanya, pero na-forgive ko na siya. Hindi daw yun, according sa kay Pastor, ah, hindi daw yun ang totoong forgiveness. Yeah. Kasi ang totoong forgiveness is yung kaya mo na siyang humarap sa iyo, kaya mo nang makisama sa kanya, which is talaga napakahirap eh. Kaya grasya lang talaga ng Panginoon para magagawa natin 'yun. Ayun nga. Pero yun, according lang 'yun, Uncle, sa dun sa pastor, ah, hindi sa akin 'yun, ah. Yun yung kasi akala ko rin ganoon eh. Yan din ang ano ko dati. Ay, hindi, pinatawad ko na siya, pero ayoko nang kasama kasi ayoko nang magkaroon ng mag-umpisa na naman kasi pag nakisama ko diyan, mamaya maulit na naman eh. Yun kasi ang mentalidad natin bilang tao. Eh. May mga tao kasi kuan eh. Opo, kaya yun yung normal natin. Sinasaktan eh, binibisit ganoon. Kasi yun ang normal na bilang tao, normal reaction natin 'yan. Pero kaya nga kailangan ng grasya ng Panginoon talagang kailangan natin para total forgiveness is kaya nating makisalmuha dun sa taong yun. Mm-mm. Yun ang totoong forgiveness daw. And ano, total na love in action. Opo, yung kaya mo na tanggap mo na. Hey, sabi rin po sa ano. Alam mo, kung ganyan ang ano, sana ganyan ang mangyayari sa buong mundo, ganyan na yung pag-ibig, ay talagang na yung ibabaw. Wala nang awayan, wala nang patayan, wala nang, eh, ganun ba? Pero sa present situation natin, bakit nagkakaroon ng mga patayan? Konting bagay lang, nagbabarilan na, nagkakasana ng barel. Di ba? Nakuha sa social media, napapanood pa natin. Lalo sa ano. Ngayon, marami ng social, yung may kamerang dala, yung cellphone. At saka madagdag ko rin yung sinabi ni... Kapwa eh, grabe. Ni Pastor Jay kanina. Lalo sa mga road rage, ano? yung nabanggit ni Pastor Jay kanina na minsan dahil sa inggit. Kasi ang problema kasi sa ating mga tao. Totoo yan. Minsan, ang kunyari nakita natin yung taong yon, pinagkalooban ng Diyos ng ganung blessing ng pera. Kunyari, nagkaroon siya ng bagong kotse. Maingit na tayo. Dahil matagal mo na pinagpipray na magkakotse, ba't ikaw hindi ka pa rin magkakotse-kotse. Ngayon, hindi natin nakikita na ang blessing ni Lord is hindi lang sa material na bagay. Ang blessings ni Lord sa health, sa family mo, sa relationship, maraming blessings ang Panginoon, hindi lang sa material na bagay. Material, minsan kasi tama. Bilang tao tayo, naka-focus tayo lagi sa material things eh. Hindi natin nakikita yung ibang blessings ni Lord na binibigay na sa atin. Hindi natin, bulag tayo doon kasi laging naka-focus ang mga tao sa mga material na bagay. Yun lang, parang sa kanila ang blessing lang material na bagay. Hindi nila nakikita na yun nga na yung
bakit sila magpamilya, hindi sila nagkakasakit, good health sila, hindi nila nakikita yon. Mas madaling mag-focus ang tao kasi sa material na bagay, kaya yung inggit nandoon. Hindi open ang mata ng mga tao sa ibang biyaya ng Diyos, na ang biyaya ng Diyos, iba-ibang aspeto yan. Yun ang masamang ugali. Yung envious, yung envy, masamang ugali yan. Hindi nakasali sa ano yan, yung lalo sa ating Pilipino, grab mentality. Oo, para sa akin, napaka, hindi maganda yung ikaw ay maiinggit sa kapwa mo. Sample na lang. Yung mga TNT dyan sa Amerika, kapwa Pilipino pang nagtuturo dahil may magsasang pera pag nakita nilang medyo gumanda-gandang buhay. Hindi maganda yan, yung inggit. Wala namang ginagawa yung taong masama sa'yo, ba't mo kaya inggitan? Eh, pagka may kaibigan nga akong umasenso, tuwan-tuwa pa ako eh. Malalim mga malalapit sa mga kaibigan ko, mga kapatid. Hindi magandang ugali yan, yung mga inggitero, yung gitera. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, di ba? Naiinggit ka lang, di sarili mo pinapahirapan mo pag ikaw naiinggit sa kapwa mo, kapwa nating yung maasenso sa buhay. Ayun. Yung meron, pag-ibig. Alam, may merong iba nga. Yung pag-ibig kasi madali lang sa ating family, within our family circle sa ating magkakamag-anak. Hindi problema talagang through our blood kasi relationship, talagang pagmamahal natin as relatives. Pero pagka sa ibang tao, yung natin kaano-ano, lalo yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, yung personal, pinipersonal tayo, ito yung mahirap sila, yun ang mahirap na ibigin. Pero sa mga kaibigan na very close sa iyo, madali silang ibigin. Nai-apply natin yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon sa kapwa natin. Dapat ang pag-ibig, dala mo kahit saan ka. Hindi, ibig sabihin, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa iyo, at saka lalo na kung paulit-ulit, na mahirap nang ibigin yun. No. Pag-frame. Ay, pag-pray mo na lang, oh, tama, pag-pray. Kung yun sa kapag ka... napatawad mo na yung tao, wini-wish mo na magiging okay din siya, na maging makilala niya rin yung Panginoon, ganun. Pag nagpapatawad kayo na yung wini-wish mo, hindi mo na wini-wish. Oo, totoo yan. Pagka naalala ko nga yung taong yun, yung babaeng yun, sabi ni Auntie ni Sonia, yung mami niyo, ay, ikaw hindi ka makatulog. Dahil sa kaiisip mo sa taong yun, mag-move on ko na. Yung taong iniisip mo, sarap mo ng tulog. Ikaw, dahil sa bis na bisit ka sa kanya, hindi ka makatulog. Eh, yung kinabibisita mong taong, sarap mo ng tulog noon. Eh, mahirap eh. Talagang, it's very hard to love those people who are unlovable. If you forgive, it's for the peace of your mind. Yeah, if you don't forgive, you don't have peace of mind. Yes, totoo yan. Love your enemy, don't curse them. Sabi nga yun. Yes. Sampal ka. Bigyan ka yung kaliwa. Sampalin mo rin ka. Kaya pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oo, kasabihan nga yun. Kaya bigyan mo ng tubig, kaya pati na pa ipagkain. Naiya siya kasi napakabuti mo eh. Binigyan mo ng ginante mo yung kasama niya ng kabutihan, di ba? Para siya naiya tuloy siya yung tao, may iya siya sa'yo. Kung talagang kanyan, kung talagang Kristiyano. Magagawa natin yun, yung gano'n na conforme din sa sitwasyon, pero kung grabe na, umiwas ka na lang. Ayun mo lang paggawa ng mabuti, lalo na sa paggawain ng Panginoon. Huwag ka mahingin sa ibang tao na hindi tumutulong. Kala mo, sabi nga ni Lord, huwag ka magsasawang gumawa ng kabutihan. Kala mo, hindi ko napapansin yung mga ginagawa mo. Kinukuhan ko lang yun.
nakakakita si Lord. Wala ko na sa sarili kong explanation, pero ang content ng gano'n na huwag ka mababahala pagka gumagawa ka ng kabutihan. Huwag gumagawa ka ng nakikita mga trabaho para sa Lord. Huwag ka maingit sa mga taong hindi, mga tamad na hindi sumasama. Kasi hindi nakakuan sa panginoon ng Lord yun, na nakikita niya lahat yun. Walang nalilingit sa Panginoon. Discontinue what you're doing. Huwag mong aawayin sila. Huwag gagayain yung mga hindi gumagawa ng kabutihan. Dahil pero nagkikita mo na umasenso pa rin. Sige lang ka mo. Okay lang naman ako kay Lord. Mas importante ako kay Lord. Ang number one goal mo, please the Father. You need to please God. That's all you need to do. Don't please katulad nung sinabi ni Pastor Jay kanina, advantage sa atin bilang mga Kristiyano na eh. Kasi alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos, pero pinatawad niya tayo. Yeah. Kaya pagka yan, naalala natin yan, parang andun na eh, may conviction na palagi eh. Pag Kristiyano tayo, may conviction na eh. Na yung kunyari, may nagkasala sa atin na, ay naku, bahala ka sa buhay mo. Pag naisip mo yun, biglang i-convict ka na agad ni Lord na, uy, wag kang ganyan. Parang basta may conviction, magigilty ka na, may guilt feeling ka na palagi. Tapos dun mo na maalala, oo nga, na ako nga, ang dami-dami kong kasalanan, pinatawad ako ni Lord. Ano ba naman ang ginawa sa akin nito? Napaka-arte ko naman, ang OA ko naman, para hindi ko siya patawarin. Kaya yun yung advantage talaga. Tama si Pastor Jay kanina, sinabi niya na yun na malaking advantage yung naging Kristiyano tayo. Kasi yun nga, bawat gagawin natin, naalala natin yung kapatawaran na binigay ni Lord sa atin. At saka bawat gagawin nating mali, sa kapwa natin, may conviction na nanggagaling kay, alam natin na nanggagaling kay Lord yun. Na hindi niya, kasi hindi na nahahayaan ni Lord eh, na ganun niya tayo kamahal eh. Para personal, ano ko ha, personal na experience ko. Pag kami nagagawa akong mali, yung parang, yung guilt feeling di mawawala. Yung conviction nandun eh. Kaya yung parang, ang feeling ko, ay hindi na ako hinahayaan ni Lord na talagang bumalik sa dati ko, sa dati kong buhay. Yung guidance niya, yung talagang nililid ka na niya. Kaya pagka nagkamali ka na, nandun na yung ididiretso ka niya, tutulungan ka niya dumiretso. Kumbaga nasa atin na lang yun minsan, matigas ulo natin eh, di ba? Nandun yung, anyan, naririnig na natin yung sinasabi niya, may conviction na, may guilt feeling na minsan, inuuna pa rin natin yung nararamdaman natin. Ganun. Pero yun nga, yung kagandahan talaga pag Kristiyano na tayo. Maalalahanin lang natin yung grasya ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin sa pagpapatawad sa buhay natin, sa makasalanan natin. Yun lang alalahanin natin, parang kaya na natin magpatawad. Tingin lang natin yung grasya ulit sa Panginoon na makayanan natin kung kasi minsan, sabi nga ni Uncle Nestor, pag hindi nakaibig-ibig yung tao, ang hirap patawarin eh. Pero kaya yun, alalahanin natin kung ano ba tayo noon nung di pa tayo nakakakilala kay Lord. Nung di pa tayo Kristiyano, di ba? Kasalanan din tayo, ang dami nating kasalanan, pero pinatawad niya tayo. Kaya yun lang alalahanin natin. Oo, no. Nung hindi pa tayo natin tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior, we are, ano, mas marumi pa tayo sa pinakamaruming basahan. Pero pinatawad tayo ni Jesus. Yes. If he's looking at us, kung talagang may true repentance sa ating puso, makakapagpatawad din tayo. Kasi if God has forgiven us, how much, you know, how much more for you? Pinatawad nga tayo ni Lord na napakarumi natin. Maganda nga yung fun eh. Yung wala kang kaaway, parang ako wala akong kaaway. Kaya saglit lang, nakatulog na ako. Ang kaaway ko lang isipin. Kailan na niya yung kanyang enemy. So lang yung kaaway niya. Eh, wala. Ah, wala kayo nung nakaraan eh, dito. Eh, kung meron ka lang nung nakaraan, nasabi mong lahat yan. yung pa. Nako, sinabi ko lahat yung aking mga nararamdaman eh. Okay. Session niya. yung mga experience ko sa asawa ko.
Forgive and forget. Topic. Marriage. Forget daw po, Christ-centered marriage. May sinasabi daw po sa sinabi ni ano sa ano. Ang kalita na yung sinasabi niyo. 1 Timothy 3. Forgive and forget. 1 Timothy 3:4-9. Tingnan ko nga yung ni ano. 1 Timothy. Ito po yung impact naman ni Uncle Lito sa buhay ko tungkol sa love in action. Okay. Ewan ko, Uncle Lito, kung naalala mo pa yung sinabi sa akin tungkol sa love. Sabi mo noon ni, kahit ipasunog pa natin ang katawan natin at ibigay yeah. lahat ng ari-arian natin sa mahihirap kung wala namang uh-huh. love, bali yeah. wala lahat. Tapos, wow, yung the rich man. Kaya yun ang lagi kong naiisip pag merong nangangailangan kahit sino, naiisip ko. Kini-check ko muna yung sarili ko. Ito ba ay dahil sa love gagawin yeah. ko? O para ba ito para sabihin na mabait ako? O para ba iba ang motibo ko? Kaya ito ang laging check ko dahil yung sa sinabi mo ang kalito na ano, yun nga, yung tungkol sa gagawin mo yun dahil sa love. Hindi para sa ibang bagay. Kaya, kalito, kung masishare ka... Parang natural na yung kwan, madali akong makalimot sa mga kwan. Nagkakasala sa akin o kwan. Kung nangyari, may napunan lang ako sa kanya na may problema sa akin, madali ko lang makalimutan. Sa akin kasi, yung para sa akin, yung love in action, pag-ibig ay hindi sinasabi lang, pinapadama. Yan ang kwan, ibig sabihin ng love in action. Pinapadama o pinaparamdam sa kapwa. Eh, sabihin mo, pinatawag ko na yan, mahal ko yan. Pinatawag ko na yan kahit may ginagawa sa akin. Madali lang sabihin yun eh. But, prove it in action o iparamdam mo. Yan ang tunay na, na pag-ibig. Love in action. Mapapatunayan lang na mahal mo isang tao kung nadadarama niya. Di ba? Halimbawa, kayo ni Manong Oscar, o yung pagmamahal kami ng Oscar, nadadama ni Manong Oscar, ganun din sa'yo. Pero may pag-ibig na wala, hanggang salita lang, mahal kita, pero hindi. Sa totoo, puro naman pagtatalikod ng bawat isa, wala na. Meron nang kasama si Mister sa mall. Si Mrs. naman, yung opisina niya, ano na, sila na. Yun lang hindi maganda. Pero pag umuwi sa bahay, yung salita na lang yung pag-ibig. Hindi na nadadamo ng bawat isa. Ano yung sa akin, yung experience ko po dun sa katrabaho ko sa Saudi noon, Pinoy. Binubuli ako. Hindi lang pala ako, marami kaming binubuli niya. Basta lang pag may bago, ibubuli niya, napili niya ako. Tapos, siguro isang buwan, talagang nabubisit na ako sa kanya. Kaya lang hindi ko lang pinapansin yung pambuwi. Kahit na, pag nakikita ko siya, good morning ate, ganyan. Ang sabi niya sa akin, nasira na naman ang araw ko. Andito. Ganun siya katindi, di ko pinapansin. Tapos, talagang, basta naiinis siya in short, nabubisit siya. Marami kami na binubuli niya. Na isa ako yung sanapili niya. Minsan, sinasabi ng mga kasamahan ko, alam mo, Mel, sabi ni ganito, ni ate ganito, ganito ka daw. Siyempre, nagmamarites na sila. Tapos ako naman, ano pa sabi mo sa kanya? Sabi ko, wala. Sabi na lang kahit ano. Hindi naman ako katulad niya. Sabi ko, sabi ko kasi, hindi ko naman kailangan siya or ano, basta dinededma ko lang. Tapos sabi niya, hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ikilala nyo naman ako. I mean, para sa akin, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi sa mga sinasabi niya. Ganun na lang po yung ano. Ayoko kasi nakikipag-away sa trabaho. Kumbaga, yeah. Professional ka pa din. Kung siya hindi siya professional, problema niya na yon. Parang ganun ako. Pero ako, magpo-focus ako sa trabaho ko. Parang ganun po ako magtrabaho kasi. Tapos, ano yan, nagdadabog pa yan ng basurahan sa harap ko, ganyan. Siyempre, naiinis na rin ako. Pero hindi ko pa rin pinapansin. Tapos, one time, yung amo namin, pero wala ang alam yung amo namin kasi Saudi. One time, nag-duty kami, tatlo lang kami, isang Indian, tas dalawa kami na Pinoy. Sabi ko, hindi naman pwede, hindi ko siya kakausapin dahil
tatlo lang kami. So, syempre, kailangan may ano, communication pagka naka-duty kayo. So, ang ginawa ko, pinag-pray ko siya ng gabi. Say ko, Lord, kailangan matapos na yung, ano, yung, kung ano man yung galit niya sa akin or ano, ganon, makapag-usap na kami ng maayos. So, nung umaga, iniwasan niya pa rin ako. Mag-elevator siya. Akala niya mag-stairs ako, pumasok siya na elevator, pumasok din ako. Sabi ko sa kanya, ate, may problema ba sa akin? Nagulat siya kasi kinonfront ko na siya. Sabi ko, may problema ka ba sa akin? Kung may nasabi ako or may nagawa ko na hindi mo nagustuhan, pasensya ka na. Sabi ko, wala na ako intention na ma-offend ka or ano. Although, ang problema niya talaga is hindi ko sinunod yung advice niya na mali. Kasi mali yung advice niya eh. Nagdudunong, kumbaga parang sabi, ay nako, ganito mo yan, ganyan-ganyan. Eh, under sa name ko yun, di ako magde-decide call ko yun. So, ang ginawa ko, hindi ko sinunod. Pero hindi ko naman siya superior. Parang nag-suggest lang siya. Tapos sinabi niya daw na mayabang na ako dahil hindi ko sinunod yung ano niya, yung sinasabi niya, ganyan. So, parang na-offend siya na hindi ko siya sinunod. Under mo lang siya, dapat hindi ganun ang attitude niya. Mali naman yan. Siya under kasi bago ako... Under mo lang siya? Ito siya under, daddy. Pareho kami, pero nauna siya. Pero, kumbaga... Oh, kala ko ba hindi mo superior? Hindi ko rin siya superior, pareho lang kami nung time na yun. Quality-wise, nauna lang siya sa trabaho kaysa kay Denden. Nauna lang siya na nagtrabaho sa ospital. Tapos bago pa lang ako noon. Tapos sabi niya, hindi ko nga siya tinatanong noon na may nakita lang siya na ginagawa ko. Sabi niya, cancel mo yung sample ng pasyente na yan. Hindi na yan pwede, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ate, ganito. Basta, in short, ang iniisip ko yung ano ng pasyente, yung welfare ng pasyente. Hindi dahil, kumbaga, kasi may phlebotomist kami na iba yung, hindi yan nalagyan ng time of collection. Ngayon, pwede ko na maitawag yon sa phlebotomist. Let's start ang outpatient department, 7:30 ng umaga. Eh, alas 9 pa lang yon. So, ibig sabihin, okay pa yung sample. Kahit hindi yan nalagyan ng time, kahit na 7:30 ngayon na, okay pa yung sample. Eh, ayaw kasi nandidelay yung ng pasyente, yung medication, yung ganyan. So, tawagan ko. Kasi meron naman din silang, ano rin eh, nagsusulat sila kung anong time na. May record. May record sila. Sabi niya, ay nako, hindi sila marunong. I-cancel mo yan para matuto sila ron. Hindi ko siya pinakinggan. Yung para sa akin, natawagan ko sila, pero pwedeng gawa ng paraan para hindi na bumalik yung pasyente. Kasi parang kumalayo pa yung pasyente. Tapos kukunan na naman ng dugo. Kawawa na naman. Oo, sakit na naman. Oo. Pwedeng gawa ng paraan. So hindi ko siya pinansin. Ginawa ko yung sarili. Yung kung ano yung decision ko. Tapos under naman yun ang name ko. So ako yung may responsibility nun. So in short, nung hindi ko siya sinunod, yun, nagalit na siya isang buwan, ganyan. Pinersonal niya. Sabi siya ng mga bad things about me, pero hindi, pinipigilan ko rin. Talagang magkasabi na rin sana ako, pero pinipigilan ko. Dahil, alhabi ko, kung magkasabi rin ako ng bad things about her, pareho na kami. Di ba? Parang hindi na matatapos pa yan. Yes. Tapos, hindi, ayun, nung sabi ko na sa mga kasamahan ko. Dahil yung mga kasamahan ko rin, siguro, excited din silang malaman ko anong sabihin ko. Hindi ako dinededma ko. Tapos yun nga, ano talaga siya, nagdadabo. Yung basurante, ano, sinisipa niya, yun para siyang batang tanda-tanda niya, parang ganun. Tapos, ayun nga, nung kami na, sabi ko, may problema ka pa sa akin, ate. Ginanong ko na siya. So, parang sinabi na lang pa yun sa akin, kausapin mo, pakubaba ka. Kahit na, alam mo, sa sarili ko, wala akong kasalanan sa kanya eh. Alam mo yun, talagang yun ang nasa isip ko. Pero, dahil sabi ng Lord na magpakumbaba ka, ganyan, para maayos kayo. Kasi alam mo, sa Saudi? Saudi. Tapos, nung ano, ayun, malumanay naman siya. Ay, Mel, wala naman akong... Sabi ko, kung ano nang pinagsasabi mo sa akin. Nagulat siya nung confront ko siya. Pero hindi ko naman yan. After one... Saan din yung nangyari?
Saudi o dito? Saudi. Dito hindi pwede yun kasi pwede kong sabihin. Eh, Saudi, eh, ano pa ako noon eh. Hindi lang kasi ako yung binubully niya. Basta mahilin siya mambully. Isa ako sa mga ginagano niya. Eh, yun. Kinonfront ko siya. Tapos, nung ano na, after a week or basta gan after 1 or 2 weeks, nagkaroon siya, meron na pala siyang thyroid problem. Tapos, namamaga, hindi wala siyang boses. Tapos, sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, gusto mo ipag-pray natin yung ano mo. Ayun, naging okay kami. Na maging okay yung ano mo, thyroid mo. Para maramdaman din niya na huwag niya nang anuhin yung iba. Ibig sabihin, yung kumbaga, yung pagigibig ng Panginoon, yun ang ibibigay natin. Kahit na nabubwisit ka, kahit na ano. Yun talaga yung isa sa ano na, ano lang talaga, grasya ng Panginoon lang talaga dati na naisip ko pa na ipag-pray siya. Kasi walang may gusto sa kanya. Alam mo nung nag-exit nga po siya, natuwa lahat, pati mga Saudi. Ayos sa kanya. Tapos na hospital siya, ay na ER siya, walang gustong sumama sa kanya, kundi yung tita niya lang na nurse. Pero yung mga kasama namin, ang dami namin mga Pilipino, ayos sa kanya talaga. Kasi ganun nga yung ugali niya. So, ano, hindi na nakapagsalita. Maano ah, harsh yung voice niya. Oo, oh, parang sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yeah. So, dami ng kanyang binubuli-buli, eh siguro ang Panginoon, gumalaw na siya, siya na nagdesisyon, bigyan siya ng lesson. Kaya yung kanyang boses ay kanyang naapektuhan. Baka gumalaw ng Panginoon. Kasi abusado na yun eh. Yung lahat kayo ay binubuli niya. Ano, yung kasama ko dito, umiyak yun ng ilang buwan. Yung kasama ko ngayon dito sa katrabaho ko, kami dalawa yung binuli niya. Yun, sabi niya, kinuwento sa akin nga, grabe, iniyakan ko siya talaga ng 2 buwan kasi sobra daw rin siyang binuli. 2 kami. Kaya, ako talaga, sabi ko, hindi ko na kayang isip. Inano ko siya, kinonfront ko siya. Tapos yun, naging mabait naman na siya sa akin. Tapos, yun nga, sabi ko, sige te, ipag-pray natin yung thyroid mo. Para pagalingin ka ng Panginoon. Inalisan siya ng boses. Natanggalan siya. Tapos nung nag-exit nga siya. Tapos ang isang ang Lord, pinromote niya ako. So, naging ako siya. Subordinate. Under mo na. Pinromote ako ng Panginoon. Nauna pa ako na-promote sa kanya. Talaga pang Alam mo yung ginawa mo diyan, actually it's biblical kasi I was like listening this week kay Francis Chan. Have you heard about Francis Chan? Ang topic niya ay the power of a quiet life. Ah, yung pastor yun eh, di ba? Yeah, at that moment you were quiet. Nakalagay yan sa 1 Thessalonians 4:11-12, sabi. Oh, excuse me. Sabi sa 1 Thessalonians 4:11-12, aspire to live quietly, mind your own affairs, that you may walk worthy of the Lord. And to make it your ambition to lead a quiet life, which you did, you were quiet first. You should mind your own business and work with your hands so that your daily life may get the respect of others and the outsiders, yun yung mga nakakakilala na sa iyo. And so that you will not be dependent on anybody. Hindi ka nag-depend sa kanya kasi mali yung yung hindi ka nakipag-agree sa kanya kaya siya nag-bully sa iyo. So take away pride, anxiety, people pleasing, fear, ginawa mo lahat yun. Think about God's glory and presence. Kaya that is what happened to you. Grace naman. Yeah. Yeah. Ay, sa kanya. Kaya nga, if you are a believer, the Holy Spirit will really guide you. And then later on, you will win the victory. God will be in your favor. So just continue,
doing things God's way. That's what we should do. So, yun nga. And then promotion comes from the Lord. It doesn't come from the east or the west. It comes from the Lord. So God will promote you and He will put down somebody. So, you did it right. So, tamang-tama yun yung narinig ko rin kay ano eh, kay Francis Chan this week. Saka totoo naman yun yung kwan yung napansin din namin dun sa lugar namin yung may mga tao rito, yung may mga kapitbahay kami na parang kinakuhang kami, yung minamalit kami, kwan. Yung iba, yung iba, sa Canada? Nakihiwalay sa pamilya, yung iba, talaga mahirap pa rin. Doon, sa Laguna? Sa Laguna. Ah, kala ko dyan. Pagpuan ka naman eh, kwan eh. Basta pinatawad mo naman. Ako kasi madala magpatawad. Pinatawad ko na sa kala. Kaya lang ginawa ko na lang. Umiwas na lang ako dahil parang pinagkakaisan ako. Yun lang napansin ko. Pag may forgiveness ka naman, forget and forget, makita mo talaga yung mga nagkakon sa'yo eh. Kwan parang na... Sila nalalapit sa'yo. Hmm. Si Lord ang magpo-promote sa'yo. Oo. Oh. Yeah. Promise niya yan. He will promote you and he will put down one and put you up. Kasi yung parang kinikwento ni Manong Nestor dun sa Old Testament, panay-gera ang mga Israel. Kasi sa spiritual meaning nun eh, kwan eh, yung mga kalaban nila, parang yun ang mga devil, yun ang mga pinapakita ng Diyos yung protection niya sa Israel. Ngayon, ang consequence lang naman nila, kung sakaling napapariwara sila, napapalayo sila sa panampalataya sa Diyos, napapasakop talaga sila sa kalaban nila. Pero pag nagbalik lobuli sila sa Panginoon, ililigtas ulit sila. Oo nga. Para yun ang simbol ng kwan eh. Kasi pangako yan kay kwan eh. Kay Abraham eh. Anyone who will bless you, will bless. Anyone who will curse you, will curse. At saka mangyayari pa rin yan. Ang Israel kasi parang Kristiyano eh. Meron talaga yung nababackslide yung Kristiyano. Nababackslide. Kaya pinapakita rin. Pag nabackslide ka, talagang merong consequence, may kapalit talaga. Pero pag nagbalik ka naman sa Panginoon, papatawarin ka pa rin niya. Yan, alagaan ka na naman niya. Oo. Ganun ang pagmamahal niya sa Israelites. Yeah. Eh. They're the chosen people. Ngayon, ang nangyari naman nung dumating si Jesus Christ, parang bawat isa sa atin na tumanggap sa kanya, chosen na. Kaya marami talaga tayong kalaban. Ang kalaban talaga natin, si Satan sa kanyang cohorts niya. Siyempre, hindi naman paapon sa'yo si Satan na talagang sugar-coated siya pag lumapit sa'yo. Hindi niya naman sasabihin sa'yo na ako si Satanas. Mabait ako, bibigay siya. Hindi naman ganun eh. Talagang gumagawa talaga siya ng kuhan. Deceiver. No, deceive. Pakita siya na mabait sugar, sa'yo. Sugar-coated talaga. Hindi mo alam na... Wala. Ngayon, kung ma-fail ka man, kailangan umangka talaga, bumalik ka ulit sa Panginoon para tatanggapin ka ulit. Praise God. Pero talaga pag may umaaway sa'yo, pabayaan mo lang. Nakita ko na yung kun eh. Yeah. Talagang iangat ka. Tapos yung mga naninira sa'yo nung kwan. Basta pinatawad mo sila. Pero pag ikaw na yung paglaban sa kanila, ay pares yung wala. Yeah. Tama si ano, si Inang, 80, mag-85 na siya pa yung memory. Ilan sino? Ilan ka pa dahil nung namatay? 85. Hmm. What year? Ah, oo. Oh. Hindi, anong year? Siya namatay? I know, it's August 4. Pinano niya yung pagkamatay niya eh. Birthday ng kapwa-puhan, memorize niya pa. July 4, 2004. 2004?
2004. Is it that tatay 1990? 20 years 99? Na pala. 99? Si tatay, ano, 84 siya namatay. 84 saka 85 pala siya 86. Namatay. 86 si tatay. Para siya ata silang 86 eh. Dahil si Ninang bata na nagkasawa. 5 years 16. Older si mother si tatay. Si after 5 years namatay si tatay si Ninang. Si Ninang noon eh, 16 years old lang yata nung nagkasawa sila. Si tatay 21. Yeah. Kaya 5 years. Kasi nakita daw nung lolo namin na ano, pinalikan siya sa pisngi. So, oh, sinadya daw niya. Hinalikan niya para ano. Kasi nung pag hinalikan mo ng babae na nung araw, makasalan mo na. Para mo na siyang ginalaw ng gusto. Kaya wala naman sa lahi niyo yung ansa, ano eh, ay Alzheimer's man lang. Kasi tamo si tatay, tsaka si nanay, hindi naman nag, ano yun eh. I know. Nag-Alzheimer's si Uncle Hale. Kasi pinabasa ni mother yung Bible kay father everyday. Kung nandito sila sa amin sa California, binabasa niya lagi, nagbabasa sila together ng Bible. Close po muna natin sa prayer yung pinag-aralan po natin. Okay. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa inyong mga salita, O Lord God, na napag-aralan nga po namin for today nga yes, po. Yes, Lord. Salamat po. Lord, dinadala yes, Lord. God, na lagi nga po namin na marimay nga po ito sa aming mga isipan. Lagi nyo pa nga po. Yes, pero, Lord. Na mahalin nga po namin ang bawat isa, ang aming mga kapwa, O Lord, ang mga kapatiran. Alam-alam yes, na po sa aming mga enemies din po, Lord God, na Lord, tanging grasya nyo nga lang po, Lord God. Ang, yes, Lord God. Sa amin upang, Lord, maisabuhay nga po namin ito. Patuloy nyo nga pong palaguin kami, O Lord God, sa aming pananampalataya, sa aming buhay spiritual nga rin po, Lord God.